kailangan namin pumunta sa GP kasi nagtawag ako kahapon sa GP na pwede bang ipa-repeat namin si Jennifer ng prescription. Nandiyan pala siya. Oh. Kada drop lang namin ni Inday Jessica. Ayan si Inday. Pinapanood ko siya ng cellphone kasi medyo malayo yung aming nilakad. Naglalakad lang ako today kay bawal naman talaga ako mag-drive pag wala si Wayne. Kailangan ko si Wayne kasi yung iba nagsasabi bakit daw ako nagda-drive. Wala pa naman akong lisensya. Andito po sa UK, okay lang mag-drive as long as nandyan si Wayne at saka may L plate. Meron naman ako provisional license. So, yun yung pwede dito. Pero hindi ako pwede mag-drive sa motorway. Ngayon, maglalakad ako kay kukunin nga namin yung mag-fill up ako ng form sa prescription ni Inday para sa kanyang skin. Kasi na-observe namin yung lotion na dermal lotion yung kanilang binigay sa amin eh. Nag-aano siya, epekto siya kay Inday Jenny. So hindi na siya masyadong nangangati. Pag hindi siya nakakain, okay pala green. Pag hindi lang siya nakakain ng mga bawal, mga chicken, mga egg, yung mga bawal, mga cheese, okay siya. So kailangan namin pumunta doon. Kasi pagtawag ko kahapon, akala ko pwede lang siya pwede lang nila ibigay. Hindi pala, kailangan ko pumunta talaga doon. Mag-fill up ako ng form. Tara, tara. Medyo malayo pa yung sakin. Diretso sa Inday. So dito kami dumaan ni Inday. Galing akong school, diretso na kami dito. Sabi ni Wayne sa akin, antayin mo na lang ako mamaya. Mami, sabi ko, wag na. Okay na to, exercise din. Para mga 1 hour lang naman ito away. Dadaanan namin yung hospital, yung pinuntahan namin last time. Doon kami pupunta ni Inday. Okay lang naman si Inday, nag-umagahan na din yan siya. Are you okay? Ha? You okay lang ka? Si Jessica, okay lang din yun siya. Uy, grabe naman ito dito. Ang basura, ang dami. Ganyan yung sinabi ko, hindi lahat ng... Ay, plato pala ito. Hindi lahat ng lugar dito is malinis din. Meron din silang mga madudumi. Ayan, merong madudumi na lugar, meron din hindi. Halaking kuha pala ng basura. Nalagay ba kaya namin ni Wayne? Nag-drop namin si Inday Jessica mga 8:54. So naglakad na kami ngayon is 9. Lapit na mag 9:30. Lapit. Mumu, magkadya Inday. So, ayan yung ating umaga dito. Wala na masyadong init, no? Sometimes meron nagpapakita ang init. Pero ngayon malamig na talaga siya. Kaya humanda-handa na tayo sa ating mga malamig na mga kailangan sa buhay. Kay pag malamig na, si Inday Iljin ninyo, alam niyo na si Inday Iljin may tupak. Swerte talaga ako kay Wayne kasi sinasabi niyo sa akin swerte kay Wayne kay iniintindi niya yung tupak mo. Pero dapat daw i-control ko din ito sometimes. Sometimes naman okay na okay kami, hindi na kami nag-aaway ng worst na kagaya dati. Ngayon is parang mga 2 minutes lang mag-uusap na okay na dayon. Kay nag-uusap na kasi kami, tinatanong niya na anong problema. Tapos comfort. Ayan. Yan lang yung talaga yung key para maging masaya ang relasyon. Para sa kinabukasan na Inday, ayan, dito na kami sa police station. Dito pa, doon pa talaga tayo. Oh, hala, pwede na ba to? Stop and listen man itong nakasabi. Ay, hindi pwede kay meron pa lang mga sasakyan galing dyan. Oh. Sobrang laki ng police station nila dito. Hmm, grabe yun as in. Police station ba to? O police station lang to siya. Police. Hala, teka lang, mayroong mga ba tayo dadaan. Dati-dati no, nung nag-aaral pa ako, pangarap ko maging police. Nung nag-enroll na ako sa high school kasi sa Valencia Bukid noon ako nag-aaral. Sa high school, college, sabi ni mama na, "Hey, anong gusto mong kunin na course?" Sabi ko, "Police, ma, gusto ko maging police." Hoy, ang hirap pala ng criminology. Oy, di kaya ng utak ni Inday Iljin. Sabi ni mama, wag yan te, kaya parang meron man yung Saturday daw sila na duty. Kasi sa amin, bawal kami magtrabaho ng Saturday. So, nagpili-pili kami ni mama. Sabi ko, ah sige ma, teaching na lang yung pagtuturo. Kasi, buko may Inday Iljin. Nakasurvive pa din si Inday, pamangapya. Ay, first time kong dumaan dito sa harap talaga na ako'y naglalakad lang. Grabe, ang laki pala nito. Oh. Sabi ni Wayne, pwede din naman daw ako mag-apply na. Magka-police. Anuhin mo lang daw yung requirements nila. Sabi ko, ako lang yung gusto ko yung police na mag-drive-drive lang. Mag-drive-drive lang dyan sa daanan. Yan, ganyan ba o? Oh. Yan, babae yung driver nun. Wait lang, safe ba tayo dito? Pwede ba tayo makadaan dito? Hala, hala, hindi ako sure dito ba. Saan ba yung pedestrian dito? Ito. Tara, tara, tara. Path pala, pedestrian. Wala man yung pedestrian diri.
lang. Diyan dito tayo ni Inday. Yan kasi dyan is daanan niya ng sasakyan. Ang dami kong pangharap sa buhay. Kahit nababas inyong Inday. Paano daw ako naging guro? Bugo daw. Hindi naman yan importante, oy, yung pagiging guro na bugo. As long as na makasurvive tayo, wala tayong inaapakang tao. Sumisikap tayo. Natawa ako kasi meron akong friend na ano din siya, vlogger din yun siya. Nag-live siya sa FB last time. So nakita ko yung kanyang live. Sabi niya na binabash nga daw siya kasi yung kasama niya ng mga Pilipino, marunong na mag-accent, marunong mag-English. So sinasabi daw sa kanya na siya daw kuno hindi marunong mag-English, marunong mag-accent. Nag-comment talaga ako kasi nakarelate ako. Sabi ko, ganyan yun yung sinasabi sa akin. Big deal na big deal yung English. Alam niyo anong sinabi niya? Guys, alam niyo, hindi importante yung pagkamarunong natin mag-English. Ang importante na marunong tayo mag-sikap. Naka-marry siya ng British na babae. Pinoy siya na lalaki, pero British yung kanyang asawa na babae. So, usiman yun siya dati. Si Bay. Bay man yung tinawagan namin. Mabait din. Mabait din yung kapwa natin at Pilipino. Sabi niya, Pilipino lang talaga mahilig mang-lockdown kasi dito wala naman talaga sa kanila. Mga British, oy, pag mali yung English mo, hindi kanila pagtatawanan. Kasi may pinakita din ako kay Wayne si... Sino nga yung si Vulcan Boom daw, Volcano Boom, yung kilala nyo ata yan siya, sikat na sikat yan sa FB din. Si pinakita ko kayo yun, sabi niya wala namang katawanan. Ala, naghulugan na yung mga dahon. Teka lang, meron tayong parang babae naglalaka dito. Oo, ganyan sila dito. Ang gusto ko sa kanilang character is hindi sila naglulukdan ng tao. Lalong-lalo na sa mga taong hindi marunong mag-English, ganun. Ano sila, hindi ka talaga nila pagtatawanan, hindi ka nila, ano ka ba, oy, bubo, ganun. Wala silang English na mga discrimination, hindi nila din discriminate yung pag-English kasi dito sa kanila, iba't iba yung accent. Thank you. Iba't iba yung kanilang accent, iba't iba yung kanilang, halalala, matumbas si Inday. Iba't iba talaga lahat, meron silang mga accent, meron silang mga different way of saying na mga English. Ganun sila dito. Kaya si Wayne sabi niya, there's no big deal dito pag hindi ka marunong mag-English. Ano to? Meron yung dental nakita ko dito. Kita nyo yung malaki na kahoy. Teka lang. Ayan oh, yan. Hazelnuts yan siya. Ayan, puntahan ganin natin. Nuts ata to eh. Iwan ko kung edible ito siya ha, pero para siyang rambutan. Ayan o, na-remind ko sa Pilipinas yung rambutan. Yan o, para siyang rambutan. Yan ito yung kanyang bunga. Nuts daw to eh, sabi ni Wayne. Yan o. Yan, meron kasi yan siyang laman sa loob. Ano nga to siya? Basta ang may nagkakilala niyan is yung mga taga dito. Basta ako, nuts yung laman ko dyan. Ay, sorry. Sorry. Hindi siya sure na edible. Taka, may kagubaklay yun diha in the engine. Sige. Buti na lang, mabait yung lalaki. Nagantay pala siya sa akin kaya magpa-parking siya doon. Oh. Ay, pwede pala doon tayo din lalakad. Papunta na doon. Mabait man yun si Manong. Hindi siya nagalit. Alang, liit na ng path. Ito na nga yung sinasabi ko. May nagtanong sa akin, Inday, bakit daw may L yung aming sasakyan? Pag nag-learn ka dito, may L place. Alam nyo lang. Hala! Hindi kami kakasya ni Inday. Teka lang. Dito tayo daan na. Alo, patay. Ayaw po lang sasakyan, no? Teka, mag-ingat lang tayo, no? Ano din naman kasi to, residential to dito. Okay lang. Magpaspas lang tayo. Yan ang hospital ni Inday Jenny, oh. Pag nabuntis na si Inday Eugene ulit, balik na naman tayo dyan. Iwan ko ba, oy? Hindi pa ako sure, pero... Gawa-gawa lang dito tayo ng bata. Blessing naman yan yung bata. Sa Canada, ganito yung... Ganyan yung P, new driver. May P siya kasi para malaman ng mga tao na pag L na red, malaman nila na learner ka, dapat bawal kang ibis, dapat bawal kang i-rush nila kasi nag-aaral ka, nag-learn ka na mag-drive. Pag P na, malaman nila na bagong driver ka, so hindi ka nila ma-misunderstand kasi pag bagong driver ka, wala ka pang maraming experience. Ganyan sila dito. Uy, alam nyo ba? Ang aming bahay, nag-harvest ng rambutan. Ang dami-daming rambutan sa Pilipinas. Nakabili ako ng rambutan dito. Nasa can, nabitaw siya, naka-preserve na. Hala, kamahal-mahal, 4 pounds. Tapos parang 5,000 lang ata yun. Ang kapatid ko, nag-message sa akin. Ate, sorry, imove ko muna ito. Ang bata na.
Yes, anak, we're nearly there. Hala, oy, nakasala naman ta diri, oy, nausan mo. I don't know, anak, is ligis-ligis da, mami. Dami-daming rambutan sa amin, nasuya. Nag-ano, jog ko, naglaway, nag-harvest sila. Si mama ko kasi dati, nung kabataan. Yes, anak, we're nearly there. Kabataan pa namin, mahilig siyang magtanim ng mga rambutan. At saka, mga bata pa kami, dalawa pala yung tinanim ni mama na rambutan, sabi ni aking kapatid si Ayin. Ti, alam mo ba yung rambutan mo matamis kasi meron kaming understanding one time. Nagalit ako sa kanya. Siya, alam niyo anong ni-reply sa akin? Rambutan. Yung rambutan mo is matamis sa akin, maasin. Naulian ang tupak ni the engine. Gusto namin bumili ni Wayne sana ng lupa kasi nakausap ko yung aking classmate sa Philippines. Dati classmate kami ng college, sobrang talino. Ang tawag namin sa kanya is walking dictionary kasi ang grabe yun. Lahat ng mga sentence na babasahin mo, lahat ng mga words, alam niya yung meaning. Kasi always siyang nagbabasa ng libro. Si Manang, sabi niya, "Twerk, maganda dito sa amin. Sa Damulog ata. Mayroong taga Damulog dyan. Mayroong mga lupa na bibinta." Sabi ko, bibili siguro kami ni Wayne. Iwan ko, if God's will, nag-uusap kami ng aking classmate. Sabi ko, "Twerk, mahal ba?" Sabi niya sa akin yung price. At 600 square meters, malaki na ba yan siya? 600 square meters, gusto naming tamnan ng mga rambutan muna. Yun, habang nandito kami, is lalaki yung rambutan. Pero sabi niya, "Twerk, I'll update you soon kasi hindi pa na daw nakita yung owner ng land. Pag nakita niya daw, is i-update niya ako." Sabi ko sa kanya, "Sige, update mo lang ako." At sabi niya na, "Huwag kang mag-alala sa processing ng papers kasi tutulungan kita." Mabait yung aking friend kasi nung ano pa kami college, ano, dami naming mga kababalaghan na ginawa. Tapos sabi niya sa akin na, ako na naman yung dami kasi nilang farm. Marami silang tanim na kukunat? O yung kupras ba? Kupras. Yan pala yung iba na ginagawa na mga kupras, ganun. So, dito na si Inday, no? Daming chismis na Inday today. Ganito yung ating routine today. At least, hindi ako napagod. Kausap ko kayong lahat. Sobra ba yung thankful namin sa inyong lahat? Always ko kayong na-appreciate. Kahit si Nayel dyan, hindi always nakakapag-heart. Alam niyo naman tong Inday ninyo. Uy, grabe yun ang routine. 3 o'clock ako nagising kagabi. No, 2 o'clock ko'y nagkabaliktara na yung akin. Pag today, tulog ako pag umaga, pag gabi gising. Unsa naman ko, uy, parang pre-na-practice siguro yung aking self. Kasi ang plano din naki, daming plano ni Inday. Libre lang naman mga harap. Ang plano ko is mag-work ako ng night. Daytime matutulog para may time ako sa mga bata. Ganun yung plano ko. Hindi pa talaga ako sure kasi gusto din ni Wayne na mag-baby nga kami. Pero sabi niyo sa akin na huwag muna ako mag-baby. Ang cute ng bata na. Tawa siya. Kasi ano na, mahihirapan daw muna ako. Dapat ipapalaki ko na muna si Jenny bago kami mag-baby. Eh, si Wayne, sige pa dungog-dungog everyday. Yes, anak, it's not there. Dito tayo sa GP. For customer parking only. Sabi niya kanina na naman, "Where's my baby boy? Where's my baby boy?" Sometimes, pumunta kami ng Morrison, kinikiri-kiri yung mga, yes, anak, yung mga damit. Panglalaki. It's nice to have a blue daw na damit. Dito kami, mag-fill up ako ng form. Yan. Yes, anak, para daily, monthly na yung prescription ni Inday. Yes, nak, we're here. Don't be afraid, you're not going there. Kita nyo yung kamay ni Inday, very, ano na siya, clear. Yun lang talaga sa lahat ng prescription nila is, yun lang yung nag, ano yung skin talaga ni Inday. Tapos yung lahat ng mga bawal din, pinastop din namin sila. So magtatanong ako dito kung pwede ba ako magkuha dermal. Ang tawag dun, aray ko, pwede naman siyang bilhin, no? Aray, isa manina. Pwede siyang bilhin, 13 pound per bottle. Ang gamit ni Inday, parang 2 or 3 bottle a month. Pasok na tayo, anak. Yes, a chair. We need to wait, okay? Ala, kakaitim, kadilim. Ayan si Inday. Tapos na kaming mag-request. So, I think bibigyan nila kami ng enough for a month. Every month na siya magkakaroon ng prescription si Inday. So, dadalhin ko lang daw. Kukunin ko yung prescription dyan. Yeah! Kukunin ko dito sa dyan sa chemist. Aray ko. Pwede ba tayo dyan, anak? Dito na lang tayo dadaan, be. Pwede ba tayo dito? Last time dito kami naglakad yan. Dito kami nagkuha nila Inday.
Look out. Mayroong sasakyan gusto mag-parking. Tara na, dadalhin ko muna si Inday ng Asda kasi magbili din ako ng aking pang-lunch. Kasi si Inday ninyo is hindi na ako kakain ng rice. Charot! Charot lang. Ano, ang ganda na ng maple nila. O, dito kami nagkukuha last time. Aray. Bellevue Pharmacy. I hope meron sila. Pwede naman namin siyang bilhin online. Last time nabili ako online. 13 nga mag... Every time magbili, tapos ang tagal pang dumating. So, dito na lang kasi, ano siya ba? Monthly siya. Kukunin dito. So, repeat-repeat lang siya. Yan yung maganda dito sa kanila ng mga benefits. Ay, naka-close na yan dyan, oh. Doon sana kami dadaan sa isang daanan. Ayaw ni Inday pumayag kay... Hindi daw yun yung daanan. So, dito kami, babalik kami, pupunta kami ng Asda. What do you want from Asda? Do you want some fruits? Yeah? Kailangan ko sanang i-message si Wayne. I-update ko pero nalulubat na yung aking cellphone. Alam niyo naman itong cellphone ko yung ginagamit ko magbayad. Kaya yung aking card iniwan ko lang sa bahay. Hoy! Ano ba to dito? Okay man siguro maglusot-lusot na lang kami doon. Dito na lang kami dadaan talaga. Ah, wala ngang end. Tama, di naman pala si Inday Jenny. Walang end doon. Oh. Hindi kami makakapunta ng Asda doon kasi close-ended end pala yun doon. Dito kami ni Inday. Teka, pwede na ba tayo dito sa pedestrian? Quiet naman, no? Anong pedestrian, Inday? Uy, path lagi. Bugo man dyan ka, Inday Iljin. Uy, gusto mong kabisag unsa. Anak, you need to stand up, anak. Stand up, anak. Ayaw mag-stand up. Sobrang bigat nito. I'm high. Next week pa daw yun, eh, dadating. Teka lang, tago natin yung camera kasi ang ibang mga ganito. Ayaw nila ito. Alaka, nak. Bakit tayo pumunta dito, nak? Teka, asa na ba yun? Dito ata, dito. Tama ba itong ating dinaanan, anak? Isis! Ay, tama ba itong ating dinaanan? I hope na ang end nito nung is Asda. Ayoko. Asa naman tayo nito, nak? Nang suok-suok. Ha? Saan na kaya ito, nak? Uy! Mali! Mali! Mali man itong dinaanan natin dyan eh. Dead end. Walang daanas pala dito. Nagkusinday na talaga. Teka, doon pala street. Bakit ba kasi kami pumunta dito? Akala ko ito na. Don't do that to your shoes, please. Nanastak na ang tiil. It's okay, it's okay. I told you to get in there, but you don't want to. Gusto niya dyan na lang. Ano na kayang silbi nitong pram nila kung dyan na lang always? Na mayroong sofa na tinapon. Oh, mali naman dyan yung among gidaanan, boy. Nak, I think is the way out. Is the wrong way. Saan na ba tayo nito nagsuong-suong? Uy, kung taga dito ako. Parang iba yung mukha dito, no? It's okay, it's okay. We go Asda. Bilan ko si Inday ng pagkain sa Asda. Ha? Where is it? Nag-worry din si Inday ninyo kung saan na daw kami. We're nearly here. We walk here and then we will go that side. Hindi naman tayo mawala, nak. Nandito lang tayo sa Newport, nak. Hala, ay, ayun nga. Makakain nga pala yan, oh. Nagpupulot yung lalaki, oh. Ng chestnut. There. Tanungin ko kaya si Manong. Ano kaya yung pichin? Yan, oh, nagpupulot. Kita niyo si Manong? There. There. Ika lang. Asa na bang end nito, anak? Ha? There, yeah. Yan, oh, si Manong, oh. Ay, ang laki pala ng punuan. Hala, nak. Saan naman to, nak? There. Mm-hmm. Chestnut nga. Ayan siya, oh. Yeah. Da, ayan, oh. Ganito siya, oh. Ganyan siya, oh. Ganyan. Che? Makakain daw ito, eh. Manong. Dami-dami pala dito. What is that? It looks like a rambutan in Philippines, yeah? Do you know what is a rambutan? Ay, grabe, ang dami, oh. Kita nyo? Ang dami niyang laman. Ganyan, oh. Ay, sus ko, sakit man di. Ay, ni mura manig maka. Don't pick it up, nak. It's painful. See? See that? See? Uy, masakit man, oy. Walang namumulot masyado. Si uncle lang, baka lulutuin ito. Ano bang silbi nitong chestnut? Uy, alam nyo anong si... Wala talaga akong alamag kung anong silbi nitong chestnut. Ayan, oh. Gaganunan nila. Yan, tapos mayroon siyang laman na ganyan. Ayan, oh. Yan, oh.
Ang sad ay ni, magtanong daw ako kay Wayne kung anong use nitong chestnut. Kay ang dami-dami niya dito. Ah, yun dito pala yung plantation nila, no? Ay, be careful, Jenny. Sorry. Wala na, hindi namin alam ni Jenny kung saan yung labas nito. Basta ang alam ko, doon kami galing sa isang side. Dito kami dumaan ni Inday. Okay lang yan. Uy, nandito lang din naman tayo sa Newport. Ayan na nga, oh. Ang dami, anak, no? Yan, oh, kita nyo. Halaka, ang dami-dami niya talaga. Comment daw kayo kung anong use nitong chestnut. Yan, ay. Makakain daw to, iya, sabi ni Wayne. Nagtanong na ako kanya kanina. Edible daw to siya. Hala, grabe. Grabe ang mga seeds. Ayan, oh. Yan, ay. Napatay na mulot naman. Hindi na nagtuwa-tuwad na si Inday. Nagkatawa yung mga garbage collector. What is that? Wow! You have one! Si Inday. Hindi naman pala yun masarap. Uy, kinain ko ganun ba yun? Kainin? Para siyang nuts. Cheese nut, diba? Ano yan siya? Parang nila... Uy, cheese nut ba yun? Or hazel nut? Wala akong alam sa mga ganyan. Pag may daanan, merong lusutan daw. So, nandito na kami ni Inday. It's okay. Nagbabala kami si Inday, uy. Ha? What is so very good? Ang amin palang dinaanan ni Inday. Shortcut. Yan, oh. There. Ito yung paborito ni Wayne na restaurant dito. Chowkin. Oh, Chowking. Chowking. Chan's Noodle Bar. Yan, oh. Yung parang yelo. Nandun pa sa malayo. Pero, ang harap niyan... Pag mag-street-street ka dyan. Yes, anak. Nandiyan na, malapit na yung asda. Yes, nak. There, that one. We need to walk a little bit more. And then the asda will be there. Yeah? Naku. Dito pala yung ending ng daanan na yun. Akala ko na, wala na kami ni Inday. Yeah, we go asda, yeah? Asan ba yung asda? Ayun ata, oh. There, asda. Ah, dito tayo dadaan. Yan o, oh, yung yellow, Chan's Noodle Bar, paborito ni Wayne. Yes, anak. Dito tayo mag-cross. Saan ba tayo mag-crossing ito na walang... Ay, doon! There, anak! There! There! Yeah, we will cross there. In the other side. And then that's the way to Asda. Ako, naglibot-libot. Radyo dahil mini-inday. Promise, akala ko na wala na kami sa akin. Yes, anak. Nag-enjoy naman si Inday natin. Ha? Yeah, ay! Hala, may oriental takeaway, jasmine rice. Dito pala lahat ng mga takeaway, takeaway my heart. Here, we need to go this way. Yeah, we need to cross this way. And then we after we cross this way. Teka, may sasakyan. Okay lang naman sila yung mag-stop dito eh. Pag ganito. Yes, nak. And then pag dito na tayo, ayan na pala yung lusot. So, ah, may amazing in action. Ay. There, yeah. Nara ng asda dito, oh. Nasa harap na kami ni Asda. There! Yes! Teka na, sisilhig si Manong. Ah! Hoy! Ito na tayo. Nahulog bitaw si Inday. Sabi, di ba nasabi ko, halak, matanda kayo nagsisilhig-silhig. Nabangga ni Will sa bin. Kasi ay, di naman talaga siya pwede dyan mag-upo. Nahulog pa bitaw na mo-mo. Buti na lang, tinulungan kami ni Manong. Mabait naman siya. Kinomfort niya si Inday Jenny. Sabi niya, okay ka lang boss, because she's alright. Tapos nagsalamat ako sa kanya. Dito muna kami, oh. Pagbili kami ni Inday ng need. Nakainin namin today. Afternoon na ba? Mga 10 o'clock na. Sorry anak, wait de. What's the time? Hoy, 10 o'clock na nak. 2 hours na kami nakalabas ni Inday. Hala, 8, 9, 10. 2 hours. Yeah. Yes nak, we need to walk there, yeah? Here man, dito na kami sa Asda. Nakabili kami ng... extra uniform ni Inday. Spider-Man. Come here this side. Gutom na inyong Inday Iljin. Kaya kanina yung aking umagahan is itlog lang. Dalawang itlog. Tapos anong yung kinain ko? Dalawang itlog. One glass of water. Tapos isang mga limang slice ng cucumber. So, totoo pala talaga yung sinasabi nila na kung gusto mong ayaw lumaki yung chan mo, iwasan yung mga matatamis, iwasan yung mga soda. At saka, kung ayaw mo magutom ng madali, boiled egg. Ano na siya?
Lakad na kami ni Inday. Dito na kami sa giliran. 32 yung gastos namin. Nabili namin. Ayan o. Lahat. Ako na nagbili ng aking mga para pagkain ko kasi nahiya akong kay Wayne. Mamaya, I hope meron silang malaking salmon. Yan ang salmon, no? Bakit ba yan siya? Kasi sobrang mahal, no? Mag-ano ko? Gusto kong bawasan yung aking taba. Nabuang na kaday. Hindi, yung chan ko kasi nung naglaki silang Inday Jenny, di ba meron tayong tiyan na ma-stretch man siya. Gusto ko yung tanggalin tapos mag-i-exercise. Meron kasi akong app na pina-follow na yun na yung aking ano, daily routine na yun ni Inday. Teka, magtabok muna kami dito ni Inday Jenny. Hawid nak! Sige, hawid, hawid anak! Ayan na. HM passport. Dito ako nun last time, di ba naglakad-lakad ako na ako lang nag-ulan. Dito yun sa ASDA. Pero wala akong points-points sa ASDA. Maganda sana yung Morrisons may points-points. Kaalaga, kabugat ni Inday. Medyo ano no, ningaw kaayo ay. Pag ganito kasing weather, sobrang ano, sobrang tahimik. Pag merong sunlight pa summer, wala na kasi. Pa-end na kasi yung summer dito. Tapos yung time namin dito, mag-iiba na naman yung time. Mag-advance or mag-late ba ng ilang oras? Isang oras ba? Or basta, mag-late na naman kami or mag-advance, mag-late lang. Hindi ko maintindihan yung oras dito kaya mag-iba-iba siya every end of the summer or autumn, ganun. Iba na naman yung aming oras dito. Dito na kami sa roundabout, malapit na kami talaga sa bahay. Grabe boy, out. Hala, grabe good si Inday. Out lang kami ni Inday talaga today. 8 to 11 o'clock na malapit. Yes, nak. 8, 9, 10, 11. 3 hours. Teka lang, nak. Yun din doon, no? Tingko kasi ng mga basurahan today. Nandito na kami sa bahay. Halaka po. Halaka po. Halaka po. Lago po. Yan na si Wayne. Wala pa dito si Wayne. Mamaya pa siguro yun. Nasa trabaho pa si Wayne. So si Wayne is nakatanggap po kami ng magandang balita kahapon. Sobrang happy ni Wayne kasi alam nyo yan si Wayne. Nagsasuffer yan siya sa kanyang trabaho. Meron siyang mga pinagdadaanan sa kanyang work na hindi ko naman pwedeng isabi dito sa inyo kasi grabe din talaga yung ginawa sa kanya. Pero hindi ko na pwedeng i-share sa inyo dito kay very, ano siya, very private na pangyayari sa kanya at sa kanyang katrabaho. Pero kahapon nag-message yung kanyang manager. Merong magandang balita at blessing na dadating sa kay Wayne. Hopefully, soon. Pero sobrang happy niya sa mensahe. I-share ko sa inyo dito soon. Confirm ang ating mga blessings sa ating buhay. Everyday confirm yan kasi buhay pa tayo sa mundo. Aray ko. Pero ano, na-confirm niya kasi yung boss niya is yung higher na boss. Kinonfirm sa kanya kahapon. So ang sabi ni Wayne sa akin, hindi na siya dapat mag-worry. Pero hindi pa namin, hindi ko pa maisasabi dito sa inyo. Hopefully, pag nagawa na talaga ni Wayne, isasabi ko dito sa inyo kasi it's about work. About work, about sa kanyang basta, oy! About sa kanyang basta, basta, oy! Basta! Basta yun yung aking sasabihin sa inyo. Sobrang happy namin yesterday kasi nga nakatanggap siya ng mensahe. So, hopefully, ang aking Wayne, no, hindi na siya mag-worry sa mga nangyayari sa kanya kasi ganyan kasi sa ano, no, sa work sometimes. Ay, meron talaga tayong kasama sa work na ayan, oh, si Inday magpapa-open. Wala, mag-keep, mag-tidy muna si Man. That hula hoop is not open anymore. Si Inday, no, bukas ko na lang siguro si Inday Jessica ipapasali. Wala, hindi siya medyo nakasali today. Ayan, oh, din naman yun siya eh. Yung busy sa kanyang school. So, ayun na nga, sa trabaho natin, meron tayong mga pagsubok, pero maraming blessings. Yun yung sinabi ko kay Wayne na hayaan mo yung mga taong ginaganyan ka, hayaan mo, wag mo silang isipin kasi ang Panginoon is nanonood naman sa'yo. No, hindi man yan ma-open. So, yesterday, yun yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko, see, if hindi mo papatulan yung mga taong naggaganyan sa'yo, merong dadating na blessings. Magpailob lang talaga. Ha? Ano kayang iniisip ni Inday Jenny? Akala niya mau-open niya yan. Magpailob lang basta ang Diyos, ang Panginoon kasi always nanonood sa atin. Pag meron lang tayong pasensya sa mga nananakit sa atin, meron at meron tayong mga blessings na natatanggap. So soon, yeah, pero inoffer na sa kanya. Yes? What is it? Si Inday, oh.
Maglinis muna ako at mag-arrange ako nito mga pinambili natin dito, oh. Ayan, kay. Ha? What by? Itay ka lang. I-charge muna ni mami yung cellphone. Anak, Vic, kay lubat pala to. Magkain na din kami ng lunch. Ah, nag-message si Wayne. Yeah, play. Nag-message si Wayne. She can get it every month, mami. Here, si Jennifer naghahanap sa akin. Nandun siya sa taas. Hindi niya ako nakikita dito. Naglilinis na si Inay ninyo kasi... Anong tawag dito? Malapit na dumating si Wayne. Lilinisin ko lang to dito. Tapos na ako mag... Arrange. Nagkapaghugas na ako ng lahat ng aming basura. At hinugasan ko lahat. Kaya ay, ang basura natin pag tagal ba hindi mahugasan, mabaho ko siya. Tapos, si Jennifer, naghahanap sa akin. Naglalaba pala ako today. Busy ako pag ganitong mga araw. Kasi ayaw ko na bukas pa. Bukas ko gagawin. Kasi, ang tawag dito, sometimes busy si Inay ba? Gusto ko na, sa amin kasi sa Pilipinas, pag ganito na mga day, is ginagawa namin lahat ng aming trabahuin para hindi na kami magawa ng trabahuin pagkabukas. Kaya bawal kami, sa aming religion, bawal kami magawa-gawa, magtrabaho. Kaya sometimes, pag Saturday, nagtatanong kayo sa akin, in the Iljan, wala kang upload. Hindi talaga ako nag-upload ng Saturday. Nag-try ako dati, nag-upload ng Saturday. Naaano ako, nakukonsensya ako sa aming religion. Para nakukonsensya ako sa Panginoon. Sinabi ko kay Maninay na, Maninay, mag-absent ko every Friday, Saturday. Kaya makonsensya talaga ako, Maninay. Uy, pag mag-upload akong Saturday. Sabi niya, okay lang yan, Dai. Respect din sa religion natin. Tapos ang God na, sabi ko, si God na bahala sa... Si God na bahala sa, sabi ko sa kanya kay Maninay, si God na bahala sa aking absent, Maninay, kay, sabi ko, si God na bahala dahil sa aking absent, kay, kaysa mag-upload ako, eh, ano naman, i-bless naman tayo, di ba? So, kasi kami, mag-vlog, everyday kami nag-vlog, kung wala kaming vlog, wala din kaming income. Yun yung, yun na ba, spring? Yun yung mahirap sa aming trabaho, kaya, 100 mi, ah, lock. Ka, I'm so upset. Nah, patay, oy. My nails is broken. My nails knock is broken. My nails is broken. Doon siya sa giliran. You wanna see? Here. Ang pangit na tingnan. Ayan, oh. Ito kasi kuko ko, hindi to siya fake. Totoo ko siyang kuko. Pag naputol siya, pinapatubo ko na lang ulit. Eh, malapit na ako dito. Nag-message si Wayne sa akin. Message niya. Kasi nag-send ako ng aking lunch ba. Kinain ko. Hindi siya naniwala kung ako ba yung nagluto. Kasi ako hindi talaga ako sanay magluto-luto. Ang akin lang talaga is mga sinabaw. Ganyan lang yung sa amin. Alam niyo itong aking planggana. Planggana ba tawag ito? Ito ba? Ano na siya, hindi talaga siya matanggal. Kailangan kong bumili ng bagong mga ganito. Yung bibilhin ko next time is ano lang, black. Black siguro kasi yung mga cream, mga ano, hindi talaga siya magtanggal. Lalo na pag ganitong kulay, oh. Pag na ano na talaga siya, nalagyan na lang ganyan. Pangit na talaga siyang tingnan. Hindi na siya magandang tingnan. Dugyot-dugyot na. Ayan. Yan yung mahirap dito kasi sa Pilipinas, mayroon tayong, di ba, ano sa Pilipinas? Mayroon tayong... ginagamit sa atin doon na parang ash, anong tawag nun, oy? Yung ginagamit natin ba, di ba kahoy man yung ating ginagamit, sa amin pala, sa amin, hindi atin. Sa amin sa Pilipinas dati, sa probinsya, kahoy yung aming ginagamit. So pag maganyan na yung aming mga, ganyan, mga lutuan, iyano lang namin, magkuha kami nung abo. Abo man yan sa Bisaya, iwan ko ano yan sa Tagalog, oy. Yung abo sa amin galing sa kahoy, yun yung ililinis namin. Nag-try pala ako yung nagsabi sa akin na baking soda in the Iljin. Kasi diba nagreklamo ako sa aking mga ganito, hindi siya matanggal. Meron pa nga iba o hindi pa masyadong natanggal. So sinoko siya ng baking soda at saka lemon. Yes anak, busy-busy si Inday dyan sa giliran. Which one? Yeah, we will wash, we will go on this one. Hawa sa diha na. Alright, we will. Ayan, linisan natin to dito. Kaya medyo ano na din to. Uy, not that one. Did you poopo? I can smell something. Huh? To my finger. Finger? Yeah. What finger? Nag-CR si Inday. Kailangan ko na yung linisan ang ating Inday. Kay naku si Inday, uy. Ayun, tinumba ni Jennifer lahat ng mga basket. Do you like
Yeah. Okay, you do like that. Okay na ito eh. Okay na ba yan? Malinis na ba yan? Ah, malinis na siguro yan. Malinis na ba? Sana naman yung aking mga critics. Kasi sa... magagalit, pero magagalit lagi yan sila sa akin pag madumi yung aking bahay. Napagalitan nila ako. Hoy, maglinis ka diha sa bahay kay sobrang dugyot. Sa akin eh. Pag dumating yan si Wayne na makalat ang bahay, siya pa yung maglilinis, magtutulong. At saka, yung tawag dito, sometimes naguhugas yun. Si Wayne, naguhugas man yan siya ng plato. Pero, kailangan ko siyang i-teach magluto. Luto yung kailangan kung gusto niya mag... Si Wayne, magaling siya sa mga invention of computer. Magaling siya sa mga madaming bagay. Pero, ipaluto mo si Wayne. Nako! Tinuruan ko nga yan mag-crack ng egg. Meron talagang tao na ganyan. Kasi hindi siya nasanay nung kabataan pa sila. Itayo, ibi. Maliliit pa lang tayo sa Pilipinas. Yung mga bata pa tayo sa Pilipinas. Nag-aano na talaga tayo, naglilinis. Naglilinis, nagluluto, tinitray na talaga tayo. Okay, tapos na ako dun sa kusina, mag-move na ako dito. Gusto ko na pagdating ni Wayne is malinis na yung bahay kasi sabi niya sa akin, Mommy, we need to clean tonight, today, so that tomorrow we will relax. Yan, yan, yan siya. Pag naglinis-linis ako, pag makalat, sinasabihan pa akong, just sit down! Sit down lang, Mommy! Uy, ay na nabang, ganyan siya. Kaya si Inday ninyo, hindi din magkuan, maningkamot, manghinlo sometimes. Kaya ang aking asawa, neighbor, yun na akong napagalitan na madumi bitaw ang aming bahay, kahit para nabumbahan. Wajud, nagalit na si Wayne sa akin. Ambot, never man akong napagalitan ni Wayne talaga. Yung away-away lang namin, yun lang yung problema sa amin dati. Pero ngayon, medyo okay-okay na. Pero yung magalit siya na walang maluto pagdating niya, walang... linis ang bahay pagdating niya. Wala, Jude. Jude sa lahat. Hindi talaga magagalit. Sinasabi lang sa akin, it's okay. I understand kasi meron daw kami. Yes, anak! Dalawang anak. Ang aming mga basket, tinumbling na ni Jimmy. Ay, kailangan ko itong dalhin sa taas. Ito yung nabili ko kay Jessica. Ayan, ito. Itago ko lang ito dito. Tsaka, malapit na talaga ako matapos. Tapusin ko muna ito dito, ha? Kaya nandito na yun si asawa. Nandito na yun si Wayne maya-maya, mga 12:30. Anong oras na ba? 12... Uy, hala! Late siya ng konti. Baka pumunta yun kay Bayo. 12:34 na. Nandito na yun. May pit. Hanay, hay, maaga. Ay, you squeeze me! Kanyang-kanyang. Hindi, madama ka ginawa na. Ay! Agay, uy. Siguro din ako mag-end no ng ating vlog kasi mabisi na ako mamaya. Sometimes, hindi ako nakakain ng ating vlog. Kay makatulog ako, mabisi. Pero, happy na si Inday at happy ako sa inyong mga lahat ng comments. Thank you, alagaan ko muna si Inday Jenny. Marami din akong gagawin dito sa bahay. 11 o'clock na, mag-lunch na din kami. Take care kayong lahat and I hope you enjoy your, the rest of your day and the day. Which is, okay, you can't. Say bye-bye, titas. Enjoy the rest of your day. Hug your husbands. Regards kami sa inyong mga anak, sa mga lahat ng mga may anak na nanonood daw kay Inday Jenny. Regards and rebound kaming lahat. Si Mami na maghulog. Bye-bye! Bye, guys! Thank you sa inyong lahat talaga, ha. Thank you! Oh, balik.